Bago po tayo magsimula, lahat po ng mga magko-comment sa kwentong ito ay isa shoutout ko. Paki-like na rin po sana dahil malaking bagay po sa akin yan. Yan lamang po. Tara, magkwentuhan na tayo. Magandang araw po sa inyo, Sir Dan. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Ada. Nais ko lang na ibahagi sa inyo ang kwento ng aking lola. Ito ay tungkol sa nangyari sa kanyang kaibigan noon na itago na lang natin sa pangalang Avelina. Na para madali ay tawagin na lang po nating Lola Lina. Mula nang maging kaklase niya ito noong high school, malimit daw silang magkasama kaya tinuturing na niyang matalik itong kaibigan. Bunsod ng pagiging malapit nilang dalawa, malimit na bumisita si Lola Lina sa bahay ng Lola bago ito umuwi sa kanila. Hindi kasi makatanggi si Lola Lina kay Lola dahil mapilit po talaga itong Lola ko. Isang pagkakataon nga noon, muli na namang niyaya ni Lola si Lola Lina na tumungo sa kanilang bahay. Ayaw na sanang sumama raw noon ni Lola Lina. Ngunit naging mapilit itong si Lola. Sige na nga. Pero mabilis lang ako roon ah. At kailangang makauwi ako kaagad dahil kailangan ako ni Lola sa bahay. Wika raw noon ni Lola Lina kay Lola. Napatango na lang daw si Lola sa kanyang sinabi. At nagtungo nga sila doon sa bahay ni na Lola. Pagkarating nga nila sa bahay ni Lola, naabutan nila yung nanay ng Lola ko na nagluluto ng makakain. Dahil doon, pinagluto na lang din sila nito ng merienda. At nang maluto na nga yung kanilang makakain, ay niyaya na nga sila ng ina ni Lola. Niyaya naman ni Lola noon si Lola Lina para kumain. Ngunit tumanggi lamang ito sa kanya. Ayon kasi rito, ay busog pa raw siya at kailangan na rin niyang umuwi. At baka hinahanap na siya ng kanyang lola. Hindi na nga nahikayat pa ng lola ko itong si Lola Lina na kumain. Dahil nagpumilit din itong umuwi na lang sa kanilang bahay. Gawa noon, ipinadala nga lang ni Lola kay Lola Lina ang pagkain na naihanda nila. Ayaw daw sanang tanggapin yon ni Lola Lina. Subalit wala na nga itong nagawa ng yung ina na mismo ni Lola ang nagsabi rito na dali na yung pagkain. Nagpasalamat na lang daw itong si Lola Lina at saka nagpaalam na ring aalis. Nang makaalis raw ito noon, kinausap ng kanyang ina si Lola tungkol dito kay Lola Lina. Malimit ngang naririto yung kaibigan mo ah. Hindi naman kumakain rito kapag niyaya mo. Minsan pa nga kapag pinagsasabihang kumain, nagmamadali pang umuwi. Wika raw noon ng nanay ni Lola. Nagkibit-balikat na lang daw itong si Lola. Sabi naman niya hindi rin siya tatagal rito eh. Baka hanapin daw siya ng kanyang lola. Tugon daw noon ni Lola sa kanyang ina. Napatango na lang daw yung kanyang ina dito at hindi na umimik pa. Ipinagpatuloy na lang din ni Lola yung kanyang pagkain. Ilang beses pang araw na naulit yung ganong eksena. Sa tuwing niyayaya ng ina ni Lola, itong si Lola Lina na kumain. Nagmamadali raw itong umuwi. Noong una naisip raw ni Lola na normal lamang yon. Lalo na at walang kasamang iba yung kanyang lola sa kanilang bahay. Kaya nagmamadali nga itong umuwi kadalasan. Subalit kalaunan, may kakaibang pakiramdam na daw si Lola tungkol dito sa kanyang kaibigan. Isang araw nga noon, kinausap daw ni Lola itong si Lola Avelina. Pwede ba na ako naman yung pumunta sa bahay ninyo? Hindi pa kasi ako nakakapunta roon eh. Wika raw ni Lola sa kanyang kaibigan. Napatingin pa raw sa kanya itong si Lola Lina
at hindi kaagad nakasagot. Nakita pa nga ni Lola yung pagdadalawang isip sa mukha nito nang sabihin niya ang bagay na iyon. Ayos lang sa akin na ayaw mo sa ganon. Baka next time na lang din kung pwede na. Wika pa raw noon ni Lola. Napabuntong hininga na lamang daw itong si Lola Lina dahil doon, at pinagsabihan si Lola na hindi rin ito makakapunta sa bahay nila ng araw na iyon. Dahil may sakit yung kanyang lola, tsaka kailangan niyang umuwi ng mas maaga. Wala namang nagawa si Lola kung hindi yung respetuhin na lamang yung desisyon ng kanyang kaibigan. Simula naman ang araw na iyon, hindi na nga masyadong pumupunta ng bahay ni na Lola itong si Lola Lina. Iniintindi naman daw yun ni Lola dahil nga may sakit yung lola ng kanyang kaibigan. Hanggang sa lumipas ang mga linggo at paunti-unti na ring nagbabago yung pakikitungo ni Lola Lina kay Lola. Hindi na ito masyadong sumasama kay Lola sa tuwing nasa paaralan sila. At hindi nga rin daw ito nakikipag-usap na sa kanya sa hindi malamang dahilan. Tila pansin din niyang nangangayayat na ang katawan nito. Malimit na rin itong lumiliban sa klase noon, na hindi naman din niya kadalasang ginagawa. Naisip daw noon ni Lola na baka may problema ang kanyang kaibigan, kaya isang pagkakataon ay kinausap nga niya ito. Inilalayo naman daw ni Lola Lina ang kanyang sarili kay Lola. Subalit dahil nais ngang malaman ni Lola ang kanyang problema, ay nagpa siya nga siyang lapitan ng kanyang kaibigan. Kinamusta daw ni Lola itong si Lola Lina. Ngunit tila wala ito sa kanyang sarili nang kausapin ito ni Lola. Tulala lamang daw ito na animoy may malalim na iniisip. Hindi alam ni Lola, pero pakiramdam niya ay may hindi nangyayaring maganda sa kanyang kaibigan. Lumipas pa nga ang mga araw at tuluyan na ngang nagbago yung kanyang kaibigan. Madalas na raw itong hindi pumapasok sa klase, at kung pumasok man ay tila wala sa kanyang sarili at hindi gaanong makausap. Labis ngang nag-alala yung lola ko noon maging yung kanilang guro. Kaya pilit niyang kinakausap itong si Lola Lina. Subalit, nagalit lamang daw ito sa kanila at dali-daling tumakbo, paalis ng eskwelahan. Simula nga ng araw na iyon, tuluyan nang hindi pumasok itong si Lola Lina. At nagdesisyon na nga itong tumigil sa kanyang pag-aaral. Hindi alam ni Lola yung dahilan ng kaibigan niya upang gawin yung bagay na iyon. Kaya ninais niyang malaman kung ano nga ba yung nangyayari sa kanyang kaibigan. Bunsod nga ng pagbabago ni Lola Lina, naisipan daw ni Lola na tuntunin yung bahay nito. Dalawang baryo lang naman yung pagitan ng bahay nila mula sa baryo ni na Lola. Kaya nagpaalam nga siya sa kanyang ina na dadalawin yung kanyang kaibigan sa bahay nito. Nagdalawang isip pa raw noon yung ina ni Lola na payagan ito. Ngunit kalaunan, napapayag naman daw niya yung kanyang ina. Dumating nga noon yung araw na dadalawin na nga ni Lola itong si Lola Lina. Maaga raw siyang umalis sa kanilang bahay at saka nagtungo sa baryo ni na Lola Lina. Hindi naman naging mahirap yung pagtunto nito sa bahay ng kanyang kaibigan, dahil kilala pala yung lola nito sa kanilang baryo. Nang marating nga ni Lola ang bahay ni na Lola Lina, tinawag niya ang pangalan ng kanyang kaibigan. Ilang ulit pa raw niyang ginawa yung pagtawag sa pangalan ni Lola Lina, ngunit wala raw tumutugon sa kanya. Aalis na lang sana noon itong si Lola nang may kumausap raw sa kanyang isang ginang. Tinanong nito kung sino ang kanyang hinahanap. Kaya sinabi ni Lola rito na si Lola Lina ang kanyang hinahanap.
dahil kaibigan nga siya nito. Nagulat pa raw noon si Lola dahil sa sinabi ng ginang na nagpakilalang tsahin daw pala ni Lola Lina. Ang sabi po niya sa akin, wala siyang ibang kamag-anak maliban sa kanyang lola. Hindi ko akalaing makikilala po kita na tsahin pala niya. Wika pa raw noon ni Lola doon sa ginang. Hindi naman daw umimik sa kanya yung ginang na yon. At inanyayahan daw siyang pumasok na lamang sa kanilang bahay. Pagkapasok nga nilang dalawa, kagad na napatakip ng kanyang ilong si Lola. Bumungad kasi dito ang malansang amoy ng bahay ni na Lola Lina. Pagpasensyahan mo na at hindi ko malinis-linis yung mga kalat ng pamangkin ko. Wika pa raw ng tsahin ito. Doon na nga unti-unting nagulat si Lola sa mga pinagsasabi ng tsahin ni Lola Lina. Hindi na lang daw nagsalita si Lola at sumunod na lamang sa tsahin ng kanyang kaibigan nang pumasok nga ito sa isang kwarto. Nang makapasok nga doon sa silid na yon, halos kilabutan daw siya nang makita roon si Lola Lina. Ibang-iba daw yung mukha at pangangatawa nito nang mga sandaling yon. Labis raw na nagtaka si Lola dahil sa lagay ng kanyang kaibigan. Tulala lamang daw ito habang nakatingin sa dingding ng kanyang kwarto. Napansin naman noon ni Lola na tila nakakadena daw itong si Lola Lina. Tinanong nga niya ang kanyang tsahin tungkol sa bagay na iyon. Ngunit, imbis na sabihin sa kanya kung ano nga ba yung sitwasyon ni Lola Lina, pinagsabihan lamang daw siya nitong huwag nang mangialam pa. Magpaalam ka na lamang sa kanya dahil ito na yung huling pagkakataon na makikita mo siya. Wika pa raw ng tsahin ni Lola Lina. Ayaw man sanang gawin ni Lola. Ngunit nagpa siya nga siyang magpaalam na sa kanyang kaibigan. Hindi ko man alam kung anong nangyari sa iyo pero sana gumaling ka na. Hindi pa sana ito yung huli nating pagkikita. Kapag magaling ka na, puntahan mo lamang ako sa bahay ah. Uwi ka pa raw ni Lola sa kanyang kaibigan at saka nagpaalam. Umalis raw noon si Lola sa bahay ng kanyang kaibigan na may labis na pagtataka at pagkahabag. Hindi nito maintindihan kung ano nga bang nangyari kay Lola Lina. Isa pa nga sa nagbigay ng pagtataka kay Lola ay kung bakit tsahin nito ang kanyang kasama at hindi yung kanyang lola. Habang naglalakad noon pauwi si Lola, marami siyang naririnig na mga kwento-kwento tungkol sa kanyang kaibigan. Subalit sa lahat ng iyon, isang bagay lamang daw yung hindi talaga maalis sa utak ni Lola. Alam niyo ba, siya kasi yung nagmana ng pagiging aswang ng kanyang namayapang lola. Yun daw yung mga katagang narinig ni Lola doon sa mga taga roon na nagkukumpulan na hindi nga niya inaasahang maririnig mula sa mga tao roon. Kinilabutan daw siya noon kahit batid niyang hindi naman siguro totoo yung bagay na iyon. Nang makauwi ito sa kanilang bahay, tinanong agad si Lola ng kanyang ina kung ano nga ba yung kanyang nalaman. Nagsinungaling naman daw si Lola sa kanyang ina at sinabi raw niyang maayos naman yung lagay ng kanyang kaibigan at kailangan lamang daw bantayan ng kanyang lola, kaya hindi na nga ito pumapasok. Napatango naman daw yung kanyang ina at naawa pa sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Kinagabihan daw noon, hindi pa rin maalis ni Lola ang nakita at narinig niya tungkol sa kanyang kaibigan. Malalim na ang gabi noon, ngunit gising pa rin daw si Lola dahil iniisip nga niya ang tungkol doon. Nasa ganong sitwasyon daw si Lola nang makarinig nga siya ng pagyabag sa labas ng kanilang bahay. Nagdaka raw si Lola kung sino man yung naroroon gayong gabi na at mahimbing na nga yung tulog ng kanyang ina.
Nagmatsyag na raw muna ito hanggang sa napagtantungan niyang papalapit yung pagyabag na iyon sa kanilang bahay. At dahil sa curiosidad, sumilip daw siya sa kanyang bintana, ngunit wala siyang nakitang kahit ano. Higa na sana ulit siya, ngunit naging magkakasunod raw yung mga pagyabag. At sa inis daw ni Lola, kahit gabi na ay nagpa siya nga siyang lumabas ng kanilang bahay upang kumpirmahin kung meron nga bang tao roon. At nung naroon na nga siya sa labas ng bahay, iniwan daw niyang nakabukas na lamang yung kanilang pintuan. Nakatayo raw siya noon sa harap ng kanilang pintuan nang may matanaw siya sa hindi kalayuan. Dahil sa liwanag na nagmumula sa buwan, may tao raw kasing nakatayo roon at pamilyar yung hubog ng katawan nito kay Lola, kahit pa na nakataliko daw ito sa kanya. "Ikaw ba yan, Lina?" sambit pa raw ni Lola sa pangalan ng kanyang kaibigan. Naglakad din daw siya papalapit doon, ngunit ilang akbang pa lamang daw ay lumingon sa kanya ang taong yon. Kinilabutan siya ng mapagtantong si Lola Lina ngayon, ngunit ibang iba na raw ito sa kanyang dating itsura. Nakatingin lang daw ito kay Lola habang naglalaway. Pansin ni Lola na tila duguan daw ito, kaya napatras daw yung Lola ko. Nagsimula namang maglakad papalapit sa kanya itong si Lola Lina. Ngunit bago pa man daw ito tuluyang makalapit, ay narinig ni Lola na tinatawag siya ng kanyang ina. Kaya tumigil sa kanyang paglapit itong si Lola Lina. Walang ano-ano, dumating nga yung ina ni Lola, at kitang-kita rin daw niya yung itsura nitong si Lola Lina na talagang ibang-iba na. Minadaling pinapasok ng kanyang ina si Lola sa kanilang bahay, kaya sumunod na lamang daw ito. Umasok naman yung ina nito at isinara yung pinto ng kanilang bahay. Sumilip pa raw sila sa bintana upang tignan yung sunod na gagawin ni Lola Lina sa labas ng bahay. Ngunit nagulat sila nang biglang kumawa yung babae na animoy nagpapaalam. Pagkatapos daw nun, mabilis raw itong tumakbo hanggang sa mawala na sa karimlan. Napakabilis raw po nung kumilos. Hindi makapaniwala si Lola, pati na rin yung kanyang ina, sa kanilang nakita. Dahil doon, sinabi na lamang daw ni Lola sa kanyang ina yung totoo tungkol sa kanyang kaibigan. "Dinig kong ipinamana daw ng kanyang Lola sa kanya yung pagiging aswang, Nay." Wika pangaraw ni Lola sa kanyang ina. Hindi naman nakaimik yung nanay nito hanggang sa pinagsabihan raw nito si Lola na matulog na lamang at wag nang isipin yung nangyari ng gabing yon. Niyakap raw siya ng nanay nito dahil hindi nga mapigilang umiyak ni Lola. Ang gabing yon yung huling pagkikita ni Lola at ng kanyang kaibigan. At nung bumalik pa nga rin daw si Lola sa bahay ni Lola Lina, wala na raw tao roon. Ayon pa raw sa kanilang mga kababaryo, umalis na raw sila at umuwi sa probinsya dahil meron daw na biktimang buntis itong si Lola, Abilina. Hindi makapaniwala yung Lola ko sa nangyari sa kanyang kaibigan na naging isang aswang. Pero wala na rin po itong magagawa at hindi na rin sila nagkita pang muli ng kanyang kaibigan. Malungkot man, kailangang tanggapin ni Lola yung bagay na iyon. Dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po sa lahat ng mga makikinig dito. Paalam. Shoutout nga po pala kay Mark Iyanalam, kay Arlene Besa, kay Dylan Faisunhood, kay Sonia S., kay Linda Vergara, kay Kim J., kay Mila T., kay Hazel Fiesta, kay Catherine Teres Pardilla, kay Erlinda Manga, kay Liz Liman, kay Rhapsody Porlage, kay Jillia Marto Balde, kay Mary Jean Monteclaro, kay Figuerero, kay Lily Sansihia, kay Angelo Panes, kay Carlo Deathgun, kay Hirin Led, kay Maria Cristina Valdivit, kay Mercy, kay Christian Mejia, April Joy Palek, Robilin Alba,
Gabs Toyaning, Joanna Espinosa, Jed Sierra, Mary Asilar, Janelle Cerda, Spare Drill Chrome, BJ Imos, kay Sisi, kay Sheila, kay Eva, kay July at sa Clores family, kay Clarice Padernal, John Arandilla, Romnick De La Cruz, James Rance Clyde, Ian Gregorio, Vincent Romarate, Jessel May Libuon, Che Pantilla, Kilabot King Horror Stories, Daisy Rinconada, Julius Miguel, Inday Pinkay Channel, Edmond Vargas, Jacqueline Sevilla, Luz Minda Acosta, Jeline Paclibar, Paula Miranda, Rayson Yao, Gwen Ruam, Harold Alipala, Glenn Carlo Rosendi at sa Rosendi family, kay Mary Ann Nase, kay JM, kay Raymond, kay Teresa Debora, kay May Catherine Villarosa, kay Maymay Mission, Mary Jane Paho, Lynette Reparado, kay Christine G. Masa, kay Nice Palmes, kay Marv Stevie Makabobo, kay Julie Parcon, kay Sunny Canlas, kay Mervin the Great, kay Mangyan ng South Korea, kay Hazel Gumban, kay Evangeline, kay Imelda Reyes, kay Rexy Ann, kay Jenny Maluwig at kay Lady Warrior. Shoutout po at maraming salamat.